Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din, Binibining Kamar. Mary Rose Lagera ang aking pangalan. Kayo aking sasamahan sa isang talakayan tungkol sa wastong gamit na mga bantas o sa Ingles ay punctuation. Bago natin ito tatalakayin, ay pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang bantas. Ang mga bantas o punctuation ay mga simbolo na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng mga teksto. Kabilang sa mga bantas ay ang mga sumusunod. Tuldok o period, tandang pananong o question mark, tandang padamdam o exclamation point, kuwit o comma, kudlit o apostrophe, gitling o hyphen, tutuldok o colon, tuldok kuwit o semicolon, panipi o quotation mark, panaklong o parenthesis, tutuldok o ellipsis. Sa lahat ng aking mga nabanggit ay aalamin lamang natin na tatlong bantas na tandang pananong o question mark, tandang padamdam o exclamation point, tuldok kuwit o semicolon. Bago yan, isang karagdagang kaalaman, ang mga sumusunod na tuntunin sa pagbabantas ay inipon mula sa mga kasalukuyang praktika ng mga pangunahing lathalaan sa daigdig. Tandang pananong o question mark. Pangkalahatang gamit ng tandang pananong ang pagpapahayag ng tanong, usisa o alinlangan sa datos na nakalat. Ano nga ba ang relasyon nito sa ibang bantas? Katulad sa kaso ng tuldok, may mga pagkakataon ding nakapaloob sa panipi, panaklong o panaklaw ang mga pangungusap na ginagamitan ng pananong. Halimbawa, una, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at nag-usisa saan nang galing ang perang ipinumbayad sa pagpapa-ospital ni ama. Pangalawa, kailan ba natin matatamasa ang hustisya? Tanong ni Mang Tino sa kanyang mga kasama. Gayun din sa mga tanong na nakapaloob sa panaklong at panaklaw. Halimbawa, napayuko na lamang siya dahil sa nirinig. Ano pa ba ang kanilang magagawa para maisalba ang kapatid? Pangalawang halimbawa, wala na ngang ibang dahilan. Pagtatapos ni Renato sa usapan, gaano siya kasigurado? Kung mapapansin natin, ang mga halimbawang ito ay malaki ang kaibahan sa mga halimbawang binasa ko kanina. Magkaiba man ang kanilang paggamit ng bantas na tandang pananong, ay pareho naman itong nagpapakita o nagpapahayag ng tanong, usisa o alinlangan. Puntahan naman natin ang mga tuwiran at di-tuwirang tanong. Mga halimbawa, una, kaya ko kaya ito? Usisa niya sa sarili. Pangalawang halimbawa, makatakas kaya mga kasama? Tanong sa kanya ng kaibigan. Pangatlong halimbawa, bakit hindi siya takot? Pagtataka ng bata sa kanyang kalaro. Ngunit hindi nilalagyan ng tandang pananong kung ito'y di tuwirang tanong. Mga halimbawa, una, inusisa niya ang sarili kung kaya niya ito. Pangalawang halimbawa, itinanong sa kanya ng kaibigan kung makatatakas kaya ang kanilang mga kasama. Pangatlong halimbawa, nagtataka ang bata kung bakit hindi takot ang kanyang kalaro. Alamin naman natin ang tandang padamdam o exclamation point. Ginagamit ang tandang padamdam sa mga pahayag na dulot ng bugso ng damdamin, sigaw o pahayag na mapanguyam. Mga halimbawa, aray! Nasugatan ako! Pangalawang halimbawa, magsitigil kayo. Pangatlong halimbawa, tunay siyang mapag-aruga. Abay, paglakarin ba naman ang matanda sa init ng araw? Isa pa ang halimbawa, una, hindi ko na kaya. Naibularas niya na makita ang ina. Pangalawang halimbawa, tinatayang 50 bangkay ang natagpuan sa nahulog na bus. At patuloy pang nadaragdagan ang bilang. Pangatlong halimbawa, tama bang siya ang paboran niya? Pagtatampo ni Melly sa ama. Ano rin kaya ang relasyon nito sa ibang bantas? Katulad sa kaso ng tandang pananong, nananatili ang tandang padamdam sa mga pahayag na nakapaloob sa panipi, panaklong at panaklaw.
tandaan, iwasan ang doble o higit pang padamdam dahil sa mga pormal na sulatin, hindi gumagamit ng higit pa sa isang padamdam sa mga pahayag o mga pangungusap. Kailangan ang disiplinang ito upang may pahayag sa pinakamaikli ngunit pinakamalinaw na paraan. Ngunit sa mga slogan, karaniwang dinadamihan ng padamdam upang ipahiwatig ang marugdob na saloobin. Halimbawa, Welga, welga, welga! Pangalawang halimbawa, Doble-dobleng sarap! Tuldokuit o semicolon. Ginagamit ang tuldokuit o semicolon tuwing paghihiwalayin ng mga suknay na nakapag-isa na walang pangunay. Bagaman maaaring gawing magkahiwalay na pangusap ang mga suknay na nakapag-isa sa pamamagitan ng paggamit ng tuldok, mas naipapakita ang mas malapit na relasyon ng mga suknay sa isa't isa kapag pinagsama ang mga ito sa tambalang pangusap at ginamitan ng tuldok kuwit. Mga halimbawa, napakalaking tulong sa kabuhayan ang pagdalang salapi ng mga OFW. Ngunit higit na tatatag ang kabuhayan kung magkakaroon ng sariling industriya ang mga tao. Pangalawang halimbawa, bagaman napakahusay magsalita ni Martin at maraming ideya, hindi siya mahilig magbasa. Sinasabi niyang ang mga pagkatutong ibinabahagi ay mula sa kanyang karanasan. Pinapakita lamang sa mga halimbawang ito na mas binibigyang linaw o diin ng pagkakaroon ng relasyon ng mga suknay sa isa't isa kapag ginagamitan ng tuldok kuwit. Puntahan naman natin ang mga komplikadong serye sa pangungusap. Ginagamit din ang tuldok kuwit sa isang serye na lubhang komplikado at kinapapalooban ng maraming bantas. Halimbawa, sa kanyang sanaysay ay binanggit ni Almario ang mga dahilan ng kanyang pagsusulong ng Pilipinas. Una, ang Pilipinas ang ibininyag ng Espanyol na si Villalobos at nag-isa sa buong kapuluan na siya ring pangalang ginamit ng mga revolusyonaryo hanggang sa proklamasyon ng kalayaan ng bansa noong 1898. Pangalawa, may baluktot sa magkaibang pagpapangalan sa bansang Pilipinas at sa wikang Filipino. At pangatlo, ang Pilipinas ay makapagpapagaan sa pagtuturo ng wika, pagtukoy sa mamamayan at sa bansa. Sa halimbawang ito, bagamat lubhang komplikado at kinapapalooban ito ng maraming bantas, ay malaki ang naging tulong ng tuldok kuwit upang maipakita ang pagkakaroon ng relasyon at pagkakaugnay ng mga ito na pinagsama sa iisang pangungusap. Alamin naman natin ang wastong paggamit ng tuldok kuwit bago ang mga pang-abay. Naglalagay ng tuldok kuwit bago ang mga pang-abay na katulad ng sa makatuwid, bagkos, gayon at sa halip kapag pinag-uugnay ang mga sugnay na nakapag-iisa. Mga halimbawa. Una, hindi malinaw para sa mga bagong mag-aaral ang alituntunin sa wastong pananamit. Sa makatuwid, kailangang ipaliwanag ng mabuti ng mga guro sa kanilang klase ang tungkol dito. Pangalawang halimbawa, nais ni Karen na bumili ng sarili niyang kotse. Sa gayon, sinimulan niya ngayon ang mag-ipon. Pangatlong halimbawa, kailangan mong turuang makipagkapwa ang kapatid mo sa halip na ipagtatanggol mo pa sa mga nabubisit na kamag-aral. Sa paghihiwalay naman ng mga detalye ay gumagamit ng tuldok kuwit upang paghiwalayin ng mga referensya kapag ang isa o higit pa sa mga referensya ay may ibang bantas panloob. Halimbawa, si Bastian Pahina 12, Panganiban Pahinang 3. Ang relasyon nito sa ibang bantas. Laging isinusulat sa labas ng panipe o panaklong o tuldok kuwit. Kapag ang isang sipi ay nagtatapos sa tuldok kuwit, inaalis ang tuldok kuwit. Halimbawa, una, nakakikiliti ng imahinasyon ang kwentong unang baboy sa langit. Nakakukurot naman sa puso ang tuwing Sabado. Pangalawang halimbawa, hindi akalain ni Norma na mapapagod siya ng gusto, mali siya ng pagtansya sa distansya, ngunit
nais lang para sa kanya dahil natunaw ang kanyang mga taba. Mapapansin natin ay nakasulat ang tuldok kuwit sa labas ng panipe at ng panaklog. Yun lamang at maraming salamat sa pakikinig. Magandang araw!